Hello guys, good morning. Insakto farming tayo. So sa live weight ng baboy tayo ngayon. I mean, hindi live weight pero pagkuha ng buyer. So naka 16,100 tayo guys within 85 days. So ito yung isang baboy natin na gawin sana nating inahin pero hindi natuloy kasi nakitaan natin ang bukol. So guys, ito yung shared ko sa inyo. So yung isang pirasong biik, binili ko siya ng 3,000. So yung 3,000 sana guys, kukunin ko, ikaso wala pa akong bahay ng baboy. So sinabihan ko yung kaibigan ko na 50 days ko na kunin sa iyo pre, kasi wala pa akong lalagyan. So napakain niya within 50 days. So kinilo namin, so nag 5,000 yung equivalent nung capital ng biik. So ito yung feeds ko guys. So within feeds in 135 days, kasi including na yung sa kanya. So 85 days siya sa akin yung gawin ko sanang inahin. So ito yung story guys, kung maintindihan nyo, is nakaubos ako sa unang pagdating ko na starter pegrolock is 1585 dito sa amin. So 1585, dalawang sako is total of 3,170 within 2 months. So nag vitamins din tayo at pamurga. Ito pamurga guys, vitamin pamurga. So nag-estimate ako kasi hindi pa naubos yung ivermectin ko at saka yung sakong pangturok. Tapos estimate ko siya guys na 300. So tapos sa pegrolock ko na starter, nag hog grower ako guys. So yung hog grower ko ultra pack na, nag ship na ako sa first timer tayo sa farming, so hindi tayo expected kung anong nangyari sa ibang feed. So gusto ko guys, sabi ng kakilala ko din, may nagsuggest din mga vlogger din dito. So nag observe talaga ako sa mga kaibigan natin nagbablog din. So yung hog grower ko guys, is yung brand ko is Ultra Pack. Sa Ultra Pack guys, 25 days nakaubos ng 30 kilos. So sa 30 kilos guys is 1.2 ang kain niya araw-araw, so within 25 days. So sa 30 kilos tag 35, so naka 1,050 ako sa feeds ng grower ito. So ito guys, sa likod ito yung sa biik. So yung biik ko guys is 5,000. So yung feed starter ko na pegrolock is dalawang sako is 3,170. Vitamins pamurga 300. So yung feeds hog grower ultra pack is 1,050. So yung expenses capital ko guys, yung expenses capital ko ng biik is 5,000. So yung feeds ko is 4,520, a total of total capital ko guys is 9,520. So yung binta ko sa isang baboy ko guys, nang gawin siya nang inahin pero hindi natuloy kasi may bukol, ito siya guys is 16,100. Yung 16,100 guys, i-deduct ko yung capital ko. Pero capital ko 9,520. Naka net income ako guys sa baboy ko ng 6,580. So may pera na guys sa ganitong business. So ito guys, hindi ko ma-explain sa iyo ng mabuti kung sa 85 days ko ba to, nagkasakit ba ang baboy. So expected naman ako guys na walang sakit kasi nag
kompleto na sa bakuna, kinuha ko, tapos ito, naka-vitamins na din, at naka-pamurga. Nag-update lang taga ako buwan-buwan ng bakuna at saka yung vitamin at pamurga. So, yun guys, nakabenta tayo ng 6,100. Yung 70 kilos natin na sa ihawan guys, sa ihaw namin, 70 kilos. Sa ihawan na yan guys, nagkuha ng buyer. So, paano nag 16,100 is nag 230 kilos per kilo. So, 70 kilos. So, that's why nag 16,100 tayo.